siguro ako masasabi ko, aggressiveness, and then sobrang dami ng kalaban. Pero walang tumakbo na ranger nung panahon ni... Lahat kami nakikita, talagang lumabang kami ng bakbakan. Saan na lugar especially? Pwede mo hanggang lumating sa doon sa time? Kasi nandun kami sa... Yung Camp Robert Eduardo Cerro ngayon, doon sa Carmen. The story is, one of the unit of the infantry battalion, which is the 40IB, ay naengkwentro doon sa Malmar. Anong taon? 1993. So after that, nung 1993 ba? No. If I'm not mistaken, 1997 or 96, ganyan. Nakuha ko na dahil tumatanda tayo eh. Hindi tayo nagiging bata ang edad eh. Medyo makuha na rin yung aking memory training. Malabo na, mahina na rin. So, we are being ordered to reinforce the 40IB kasi marami ang namatayan sila. So, nag-reinforce kami. So, Friday ng gabi, jump up kami. After that, inaras kami ng MI 1030. Nag-harboring kami sa mismong tabi nila. Inaras kami ng almost 200 na MILF. Which is nag-order si Captain Robert Edward Lucero, si late Captain Robert Edward Lucero, na huwag magpaputok. Kasi kung lang yan, ano bang tawag doon, yung minomonitor lang yung location nyo. Parang stray kun lang. Pagka nagpaputok kayo, bibirahin tayo ng mortar dito. So walang nagpaputok. Kabitan Duyan, 5 o'clock ng kwan, nakipag-coordinate si Sir doon sa 40IB kasi malapit lang sila sa amin, which is 200 meters away from us. Noong babalik na si Kwan, nandyan na yung kalaban. Pabalik na si Sir. Nakikipagbakbaka na. So we try to recover. Kailangan dumikit kami sa kanya. So very tapang talaga. The best CEO talaga. Ano ba yung mga sinabi niya? Ayun ang napakahirap kasi na siguro baka sa paniniwala natin niya, ang sabi niya, nag-advise kasi kami na, Sir, Holy Friday ngayon. Anong yabag? Biyernes Santo ang tawag sa Tagalog, no? Huwag tayo mag-operate. Bakit hindi tayo mag-operate? Trabaho natin yan eh. Hindi naman tayo sakop ni Cardinal Sin, sabi. So, binaliwalay namin yun, which is, alam naman namin na, siyempre, si CEO, kahit anong mangyari kay Captain Robert Eduardo Cerro, hindi namin siya iwan. Because, apakagaling na opisyal. Apakagaling na opisyal yan. Yun na, sad to say, siguro, talagang kailangan na siya ni Lord. Yun, tinamaan sa ulo, na-snipe. Nahirapan kami pag-recover sa kanya. Which is si Master Gamal, muntik na nga si Master Gamal eh, tinamaan pa ng RPG. Muntik tamaan, buti ka mo, si Master Gamal, mayroong isang kahoy na nakakuha, naka-level sa katawan niya, pagdapa niya, dito tumabo yung RPG, hindi siya masasag, dahil kahoy ito eh. Tamang-tama, naka-plat yung katawan niya, eh naka-level yung kahoy na round timber. Pagputok ng RPG, yun, save si Kwan. Si Master Gamal. Which is na-wounded din si Master Gamal, slightly. And then, ang si CO, yun na, minalas, na snipe. Nag-assault kasi. Assault kami. Tapang ang 6th Company. Fighter eh. Assault. Nangunguna. May isang kahoy na... Ang ganyan ng inaano ko kay Sir eh. May isang kahoy na ganyan na chenso. Ganyan kalaki.
Nilampasan pa ni sir yun na supposedly dapat pwede na siya magtago doon. Nilampasan niya yan, which is ang mais, kasi tinatamnan, running hill eh. Tinatamnan ng mais yan, yung malmar. Ganyan lang kalalaki. Nilampasan niya yung punong kahoy, continuous ang firefight. Nilampasan niya yung kahoy na pinutol ng chenso, which is kahit na nung kuhan, hindi siya tatamaan doon. Nagkakuan siya, mabante ng kaunti, naubusan ng bala, pag-change magazine, bubunot. Pag-change magazine niya, pag-change magazine, pagbunot ganun, pung! Na. Snipe. Tapos dalawang gunner din namin ng 60, patay din. Sa sniper din ang nakapatay, magkapatong pa. Nalimutan ko na yung mga kwan na sa tagal na. Matagal na. Solmo sa kwan na rin. Nakita mo ba mas yung pagkakama? Oo, dahil nirecover namin eh. Hindi pwedeng hindi namin recover si sir. Binuhos namin yung firepower sa sniper sa location kung saan namin nararamdaman namin at o kwan na nandun ang sniper. So binuhos namin ng firepower lahat doon. 60, M23, lahat ng firepower binuhos namin bago namin kinuha si sir. Talaga, grabe. Binuhos namin ng firepower doon kasi unang attempt ni Master Gamal na buhatin si sir, in-snipe siya. So, sa awa ng Panginoon, hindi siya tinamaan. Sa swerte na rin at sa kuman sa Panginoon ba. At hindi siya tinamaan. Withdraw si Master Gamal pero naiwan yung bangkay ni sir. So, hindi namin pwedeng iwanan si sir. Ginawa namin, nag-order si Master Gamal, then the NCOs, team leaders, concentrate natin yung firepower sa isang location. Binanatan na namin, binanatan. This is one company kami. Binanatan namin ng binanatan hanggang sa na-withdraw namin. Pagbuhat, takbo. Malayo na nga kami, ni-snipe pa. Oo. Ito yan. Anong pakiramdam ng mamatay ang kanyang isang officer na lalo napakadami? Napakasakit talagang at nakakapanghinayang na isang magaling na sundalo. Hindi man lang binigyan ng ating Panginoon Diyos ng mahabang buhay ba? Which is kung yun ang mga nabuhay, napakagaling ng mga sundalo na tayo ngayon, sobrado, lalong magaling. Magaling na sundalo, namamatay, nakapanghinayang. Napakasakit. Oo, lahat, parang lahat ng pakiramdam ng sundalo nagluluksa ng pagkamatay ni Captain Robert Edward Lucero. Napakagaling na opisyales. Moral ng tropa, leadership, nandiyan na sa kanya lahat. Ang galing. Problema ka. Pag sinabi niyang 15 days, gawin mong 1 month, bakasyon. Pahit ka, pagtao ka niya, lalaban ka niya ng pitpitan ng bayan. Walang mga abulawin. Oo. Wala. Galing. So, anong yung galit niyo, nagalit pa kayo ng kayo sa laban o nangyari sa kanya? Oo, siyempre eh. Kasi sa atin eh,